I repeat of that incident, at least aside ng consumer, how do we protect the consumers, you think? Yun nga ang nangyari kasi, parang sinisilahat sa consumer yung yung incident eh. Pero walang kasalanan yung consumer talaga dito kasi kahit anong gawin niya, palitan yung password, kahit anong gawin niya, protect ang account niya, dahil may kahinaan yung sistema ng banko, mapapasok pa rin at mananakaw pa rin yung pera mo. So walang kasalanan ang consumer. Ngayon sasabihin nila na hindi namin kasalanan yan, may participation ka man o wala, yung consumer daw, may participation mo o wala, hindi kasalanan ng banko yan, hindi liable ang banko. Kasi nga, pinirmahan mo yung terms and conditions nila. Oh, pero mamaya yan. Yan yung gitna natin pag-usapan with the lawyer. Dalawa na yung lawyer natin para hindi kampanya yan. Yung gusto ko itanong sa iyo, Art, is ano ba ang kailangan? Is it stricter regulation? Kasi may regulator sila. Or more education sa consumers? Kasi dalawa yun, hindi ba? Hindi, educate mo na lang yung consumers para hindi siya ano maloko, maguyo. Or, hindi, higpitan natin yung regulation ng mga banko. Total, nire-regulate naman sila. Tama ka, Alvin. Kailangan natin i-educate talaga yung tao. So, i-educate natin yung mga tao na para hindi sila magoyo, hindi sila maloko. Pero kahit anong educate natin sa mga tao, pag ang weakness, yung banko mismo, talo pa rin tayo mga consumer. So, kailangan natin mas mahigpit na regulation na dapat magbayad, dapat gawin ng mga banko o gawin ng mga financial institution na pahigpitin talaga yung security nila at ingatan nila yun. Oh, okay. Sige po, invite natin yung ating mga kababayan sa lahat na nakamonitor ngayon, nagising na pagkatapos na mahaba-habang tulog dahil Pasko ay bisperas kagabi, di ho ba? Pabanjing-banjing lang. Please send in your questions to Twitter na babasahin ko po mamaya. If you have some suggestions, paano ba mapuprotektahan yung consumer but at the same time, hindi din mawala yung viability ng banko? Dalawa naman po yun eh. Hindi naman po pwede na puro consumer. Hindi po kailangan buhay din yung banko kasi sana man magde-deposito yung consumer kung mamamatay nga yung banko. Balanse. Balanse lang kumaga. Attorney Vic, kailangan ba ng legislation yung mga initiative na gustong gawin ng grupo ninyo, Attorney Vic? O hindi? Pwede yan kahit executive issuances lang or even from the regulator lang manggagaling yung mga patakaran. Attorney Vic? Ano nangyari kay Attorney Vic? Yan. Oh, so yung tanong, Attorney Vic, kailangan ba may May nagbibibel ng lechon, Alvin. Eh. Buti ka pa, Attorney Vic. Ah. Nagdidilbil lang ng lechon ngayong Pasko. Anyway, no? Kaya ko, itanong ko. Sige, go. Ang aming trust is education. No? Kaya dinidevelop namin yung proper training module. No? Alam namin ano yung aming patanong, ano yung mga background material. In fact, sa January 6, ito January 6, Alvin, meron na kaming first workshop. Review namin yung binalangkas ng task force na questionnaires. We'll go through it one by one and then ipa-finalize namin. Yung pagsisimula na ng, it's a three-year program eh. And every December of the year, re-reviewin ng consumers and transfer what is our performance. Kasi, alam mo, mahirap din enforcement ka lagi, no? So, mag-reaction ka. Ito, kumbaga, preemptive. And you teach consumers how to go into this digital economy in a safe, secure, and sustainable situations. Yan. Pero, Attorney Vic, yung tanong ko sa inyo is, kailangan ba ng legislation to protect the consumers more or yung existing regulations will suffice? It's just a matter of implementing it properly. I don't think we need another set of new laws. No? Meron na tayong Cybercrime Act, nandiyan na yung Consumer Act, nandiyan na yung Electronic Commerce Act, mukhang naipit yung Internet Transaction Act. No? But even then, I don't think it's really very, very critical important. At alam naman natin kung paano sila ahabulin on the technical side and then si Mr. Arce Maniego. Pero talaga sa amin, impact ko personally, yun ang laging kulang eh. Di ba, basic yun eh. How do you teach consumers? No, gusto mo siya mag-GCash? Gusto mo siya mag-e-wallet? Ano yung kanyang
situation na pinapasok. You have to explain it to the consumers. Yes. So later on, you would know how to address the situation. Kasi may isang set kasi ng mga complainant eh, na dininay ang kanilang claim for refund at lumalabas okay. na walang issue of fraud. No? So yan ang mga dichotomy. Lalo na yung mga attorney, yung mga senior citizens. Ano? Kaya si Art pwede nang pumasok dyan. Kasi siya, nag-educate siya eh. But Art, doon muna sa tanong, do we need further legislation? O hindi, yung existing laws, tama yan. Kaya na yan. Patupad lang natin ang maigi. Art? Kailangan lang natin ipatupad yung mga existing laws kasi nandun na eh. Nandun na yung mga batas na nagsasabi na ito mga dapat gawin. So halimbawa sa National Privacy Commission, nandun naman lahat yung mga batas na nagsasabi na, nandun na yung mga rules na nagsasabi na halimbawa kailangan i-inform ng banko ang NPC yung mga ganun na mga rules para matrace kung saan ang galing yung fraud o yung scam. So dapat lang natin mahigpit na ipatupad itong mga existing laws. Pero yun nga, marami kasing mga dapat na ipatupad din. Napalagay ko nangangailangan talaga ng legislation. So you think there is still a need? Siguro baka may mga congressmen o senador tayong nanunood, baka meron pang pwedeng idagdag in the light of what happened. May mga kumontak na sa grupo namin na mga congressmen. Na yun nga, may balak silang gawing investigation para dito para makita nila kung ano ang mga dapat idagdag pa ng mga batas para mas matutukan daw ang protection ng consumer at protection ng banko. Oh, okay. Ano yung part 2 mo doon? Do you have a follow-up story on that art? Kasi di ba nagawa mo na, nakailang series ka? So, bali ang kasunod dito, yung may mga discover kasi kami bago. Halimbawa, biniblame di ba ng BDO ang mga kliyente nila. Pero 2019, itong security vulnerability na to nandun na. So ibig sabihin, wala talagang kasalanan yung mga account holders ng BDO kung bakit na-hack yung o bakit nanakaw o may unauthorized transaction. Kasi nung 2019 pa lang, nandun na itong mga vulnerability sa system nila na hindi naayos. Yeah. Pero naayos naman sila lahat, 'di ba? Lahat ng nawalan ng pera, naibalik naman, 'di ba? O may set kagaya ng sinabi ni Attorney Vic, may set of depositors na talagang hindi naibalik yung pera. Kasi automatic binabalik nila yung pera nung mga na-hack nung December 10 and 11. Oh. Pero December 1 pa lang nagsimula na tong tumanggap ng pera si Mark Nagoyo. So bakit hindi nila sinali 'yon? So dapat kasali lahat tong mga account holders na to, pero hindi nila sinama. Attorney Vic, are you in contact with the BSP? Ba't kaya daw ganun? Bakit yung 10 and 11 lang, yung December 1, kawawa din naman yung mga nawala ng pera sa kanilang account? Alam mo, Alvin, can you hear me? Yeah, I can hear you, but I can't see you. Naka-block ka lang. Nga, medyo sandaleta. Ayan. Uh-huh. Ayan, okay. Alam mo, yung Bangko Sentral, pagdating sa usapin ang mga complaints against the banks. Base nito sa aking personal experience as laban consumer. Iba ang pagtrato nila kasi sa mga complaints. Ang process kasi nila, referral system. Pag ikaw ay pumunta sa Bangko Sentral, nag-complain ka, either alone or in groups, i-acknowledge nila. Acknowledges it. Pero pag acknowledges it, they will not evaluate the legitimacy and genuineness and reasonableness of your complaint. Uh-oh. Yun ang kulang kasi nabanggit mo kung may kailangan legislation. Ano. Mm-hmm. I think dapat hindi mo lang siya sasabihin ang industry ng banko ay deregulated. So ito pong complaint ninyo i-endorse namin sa BDO, sa Security Bank, at iba pang mga banko. Unlike in consumer complaints, and we all know that very well, tatanggapin yan ng government agency, DTI,
DOH, FDA, at dadaan niya sa isang proseso. Uumpisa mo ng mediation, pag hindi nagkasundo, magkakaroon ng adjudication. And then may process appeal pa yan. Sa Bangko Sentral at the moment, lahat ng platform na ginawa nila is basically passing the buck to the bank. Yeah. Actually, Attorney Vic, parang dapat siguro dyan, yung consumer na aggrieved should feel that someone is defending him or her, not rejecting. Kasi ang nangyayari, parang natatakot din. Ito pakiwari, personal lang na feeling, parang mas pabor yung regulator sa bangko kaysa sa akin. Eh pag ganyan ang feeling ng consumer, hindi maganda, no? Dapat ang feeling ng consumer is parang assured ako na when I file the complaint, iimbestigahan yan at ang regulator ay may kiling sa consumer. Hindi dun sa desisyon, kung hindi sa pag-accommodate ng kanyang complaint. Di ba, Tori Vic? Tama ka dyan, Alvin. In fact, during the time of the late Governor Espinilla, we planted the seed na dapat ganun ang gawin ng Bangko Sentral. Pero along the way, naiba eh. Talagang literally, quote-unquote, nag-hands off sila in a process na they will handle complaints. I don't know. Siguro, pakipag-usap nila sa Bankers Association of the Philippines, ipinasa nila sa private sector. Nawala yung role nila. Nga. Monitoring and supervising the banks. No? Ipinasa mo sa banko. Kaya tama si Mr. Samaniego, meron palang liability cost ang mga deposits sa mga banko ngayon. No? Na fine print. Yes. May basahin mo yan. Na even cybercrime is an excluded incident. Yes. No, actually, Attorney Vic, yan ang next topic natin. Magko-commercial gap lang ako. Si Attorney Bert, naka-monitor sa atin, nandiyan na rin sa Zoom. That will be our next topic. Siya naman ang magsasalita. But you will be there. Both of you, Art and you will be there. Kasi, syempre, sa legal yan. Hindi ba? Kaya siya ang magdi-discuss niyan. Ano po? Sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin yung lahat pala ng banko, hindi lang BDO, standard daw pala yun. Art at saka Attorney Vic at Attorney Bert, ano? Standard daw pala yun na kapag may nangyari sa account mo, kahit wala kang ginawa o hindi ka sangkot, hindi mananagot yung banko. Tama ba yun? At is that fair? Is that fair for the depositors? That is what we're going to discuss, Attorney. Magko-commercial lang po ako. Mahaba-haba pa naman tayo. It's just 11:25. Commercial muna. Wait lang po. Sabi na consumer, si Alvin Olchico pa rin po ito. Merry Christmas po sa lahat. Today is December 25 and we're talking about how to protect the consumers from, you know, bank scams at kung ano pang panluloko po sa ating mga depositors. Bisita po natin ang presidente ng Laban Consumer, Attorney Vic Dimagiba, and of course, ang technical na muna ulitin, si Art Samaniego. Magandang umaga ulit sa iyo, Art. Ngayon naman, sa segment na ito, bisita naman natin ang presidente ng Integrated Bar of the Philippines, si Attorney Bert Estrada. Attorney Bert, Merry Christmas po. Merry Christmas po, Sir Alvin. And Merry Christmas kay Attorney Vic and kay Sir Art and sa lahat ng ating mga ka-consumer. And Merry Christmas. Kasali din po yung dalawa sa ating discussion hanggang dulo po. No? But for this part, kayo po muna mauuna. Fair po ba yun? Yung nakita niyo po yung parang nag-viral din sa social media na may fine print pala na kapag may nangyari sa iyong account, regardless kung meron kang ginawang aksyon o wala, walang liabilidad yung banko. And standard daw yun sa mga banko. Is that a fair guideline or term and condition? Sir Alvin, kailangan siguro balikan natin unang-una yung importance ng banking system. No? Kasi ang banking system natin is an indispensable na institution sa buhay ng lahat ng Pilipino. Pag may nangyari sa banking system natin, talagang mahihirapan tayo. Kaya po, dahil dyan,
ginawa ng batas at ni-recognize yung fiduciary nature ng relationship ng depositor at ng bangko. At sabi Attorney, ng batas... Attorney, paliwanag niyo muna. Ano ibig sabihin ng fiduciary? Ngayon si Attorney, para kayo magpaliwanag. Ano ibig sabihin pag sinabing fiduciary? Yes po. It is based on trust po. Kaya hindi lang contractual ang relationship ng depositor at ng bangko, but it is based on trust. Kaya ginawang napakataas na degree of diligence ang kailangan ng bangko, na sabi ng ating Supreme Court, if not the highest, a high level of diligence. Hindi lang po ordinaryong diligence ang kailangan gawin ng bangko, kasi kailangan ma-preserve ang confidence na ang trust ng tao sa banking system. Pag nawala kasi yun, magkakagulo tayo, magkakabank run, anong gagawin yung mga transaksyon. Kaya po, yun po ang nasa batas natin. Ngayon, tungkol po dun sa terms and conditions, kasi po, it is a sort, no? Para sa akin, it's a sort of a waiver of the diligence na inimpose ng batas on the banks, na kailangan mong protektahan ang lahat ng deposit ng pera ng tao, may it be in the millions or even one centavo, sabi ng Supreme Court. Maybe it in the millions or kahit one centavo yan. You have to exercise the highest degree of diligence. Yung sinasabing mga regular na mga provisions sa mga terms and conditions is a sort of parang waiver of that diligence, no? Na sinasabing hindi kami magiging liable kapag nawalan ka ng pera through those scams with or without your participation. Base sa batas po natin sa civil code, sinasabing hindi po lahat ng bagay o lahat ng karapatan ay pwedeng i-waive, no? So sabi ng civil code natin, although rights may be waived, there are instances that you can waive your right, but it is invalid if such waiver is against public policy or against the law. In this instance po, there is a public policy of protecting the integrity of the banking system by maintaining the confidence of the people in our banking system. Hence, putting a very high degree of diligence sa banks natin. And yun po, para sa akin, ay a sort of an invalid waiver. Kasi pinapawave mo yung ang inimpose ng batas and yung napaka-importanting public policy of protecting the integrity of the banking system. Teka mo na, wait na, attorney. Sabi mo invalid, ano? Pero alam mo, hindi ako din naniniwala na, Diyos ko, ang yayaman ng mga bankong yan, di kampanilya yung abogado niyan. And I'm pretty sure, dinaanan ng lahat ng abogado nila. O di ibig mo bang sabihin, di nakita ng mga abogado yun? Hindi, teka muna, invalid ito. Kasi this is against public policy. Eh, ba't nila ginaw? Lahat sila pare-pareho pala ng terms and conditions na unfair and worse, invalid, according to you. Nasa mga abogado din po sa, siguro nila yan, no? Sa looking at how to protect the interest of their clients. But para sa atin po, and looking at the rights of the consumer and the interest of the country as a whole, paanong i-preserve ang integrity ng banking system, such a waiver cannot be, para sa akin, cannot be considered as valid. Otherwise, sino pang magtitiwala sa bangko? Eh, pag nawalan pala ako ng pera dyan, kahit wala akong participation, wala akong ginawang mali, eh, hindi ko na makukuha ulit. Eh, hindi na magbabangko. Magbabalik yung mga tao na lalagay sa ilalim ng kama yung pera. Eh, pero attorney, it's been there all along. In other words, people don't read the fine print. Tama ho. Yan din po isang ano eh. Meron din tayong concept sa batas natin na itong mga contracts such as this, no? Mga contracts of adhesion, tawag natin. That which is prepared by just one party. Ang bangko lang pong nagpe-prepare niyan. Or in other instances, mga ticket natin sa ano, hindi natin masyadong binabasa. So those are contracts of adhesion. Tama po yun. Hindi naman masyadong binabasa. Ang liliit po niya, hindi natin masyadong nababasa. Saka, dun sa for a waiver to be valid din, isa yun sa importanting aspect na there has to be proof that there is knowledge. Yeah. No? There is actual knowledge of that. No? So kahit pinapirma yan, pag contract adhesion yan,
the burden of proving sa na talagang binasa yan at naintindihan yan is on the bank, and in some cases po decided by the Supreme Court eh, hindi po nag-hold ng ano yan voter kasi nga sila lang nag-prepare niyan eh, hindi naman yun talaga mutually parang nag-negotiate to come into those terms. Pero the more stay please, but stay lang ng konti, may follow-up question pa po ko, but let's get the opinion of Justice Dimagiba. What is your point, Justice Dimagiba, and after you the point of Justice Samaniego. Justice Dimagiba muna, go. Morning, Tony. Estrada ba? Estrada? Estrada, partner. President ng IBP. O, IBP member ka. Go. Ano, two to three points, no? Number one, related yan dun sa aming recommendation na kailangan talaga ang consumer ay adequately informed. Yung mga ganyang klaseng provisions na according to the lawyer of IBP is contrary to public policy and void. Kailangan sa umpisa pa lang alam na niyan. No? Now, why, and related also to why is PSP not impact handling consumer complaints? So alam niya. Alam niya na may ganyang provisions, kaya hindi niya napapakilang kasi ang lalabas sa complaint eh, walang liability si bank. No? So I think that's the point of you asked earlier kung kailangan ng changes sa law. Yun yung isang aspect na kailangan palitan ng law. Third, merong isang grupo ng mga complainants ng BDO. Opo. Nag-threat na sila sa video, and in fact, they are willing to file what is called class suit, meaning one or two people, no? Essentially, with the same complaint, kikestiyonin na nila yung provision na yan. Ikaw yung lawyer, Atty. Vic? Ha? Ikaw ang lawyer? Hindi. Humingin ng assistance sa akin as laban consumer, para ma-articulate nila sa media yung kanilang concern. Oh. And one of your friends, colleague, si Warren, pick it up, na-interview, and nagpasalamat sa akin. So very related. Hindi ko lang nabanggit na makinig siya ngayon sa episode ng Video Consumer. Pero pwede naman pwede mong i-refer sa IBP because IBP is a big, big organization of lawyers. I'm pretty sure may mga pro bono yung IBP to help, you know, people like them. Hindi kaya? Pwede ko bang banggitin yung pangalan niya? IP advocate siya. Kilala siguro ni Art Maniego yun eh. Attorney Bert, may ganyan ba kayo to help them? Para kasi sa nabanggit na ni Attorney Vic, class suit na raw eh. Eh malakihan na yun. Di ba, Attorney Bert? Yes po, Sir Alvin. Yun po ang primary na natin sa IBP is our free legal aid. So meron po tayong national legal aid center that handles mga pro bono cases, especially when it's not just for indigent litigants, but when it's also a public interest case. Subject lang po sa, we have our own means and merit test. Pero yun po, if it's a class suit and it involves public interest, yun po yung role ng IBP sa aming national legal aid center po. Pwede po silang pumunta. Is IBP ready to accept this challenge, this kind of case? Halimbawa, actually, hayag naman yan eh. Nandiyan na yan sa out na yan in the media eh. So sa palagay mo, pwede siyang patulan or tanggapin ng IBP, yung sa BDO? Pwede naman po. Kasi we don't see it naman na kailangan kaso talaga kaagad. No? Maybe we can have, we can discuss, we can be a part of the discussion na mapag-usapan ng all concerned parties na without necessarily going to court. But when it comes to it, na talagang there has to be we have to find a decision from a court kung tama or mali, then we are prepared po when it is for the public good. Ayun, Attorney Vic. So pwede pala sa IBP. May pangalan kasi. Sige, balikan kita, Attorney Vic. Wait lang. Si Justice Samaniego muna. What is your point? Ito, layman ito. Kasi hindi naman siya abogado eh. Ano bang maganda dito? Dun sa terms and conditions na it seems parang unfair, hindi ho ba, sa depositor, Art?
Justice Art. Wala kang audio. Yan. Salita na ang Bangko Sentral tungkol dito. Okay. Na hindi talaga siya fair. Sabi ng Bangko Sentral, all-encompassing disclaimer of legal liability on the part of the bank for any losses incurred by the customers is not in conformance with the circular number 1048 nung 2019 nilabas. So ibig sabihin nito, meron kasi silang nilabas na Financial Consumer Protection Framework nung 2019 ang Bangko Sentral. So pinaalalahanan nito ang BDO na mali ito. Hindi ito fair yung ginagawa nyo. Dapat maging fair kayo. Pero ang BDO kasi, kumuha lang siya ng cue kay Bankers Association of the Philippines. Kasi sinisini Bankers Association of the Philippines yung mga na-hack. Kasi daw, kung hindi ka nagbigay ng password mo, hindi ka ma-hack. Yun yung paniwala. Wala lang ganun eh. Yun yung paniwala ng Bankers Association of the Philippines. Tapos sinigundahan ng BDO na wala kami liability dyan. Kusang loob kami, na magandang loob kami na i-refund yung 700 kasi para magkaroon tayo ng magandang relasyon. Pero yun nga, kahit anong gawin mong protection ng account mo, dahil mahina ang sistema nila, ma-hack pa rin sila. Oh, so, pero nakakatawa yung... Yun lang, nagbabangko kasi ako. Yeah. Oh, nagbangko ako, simula maliit pa ako, sinasabi ng nanay ko, uy, maglagay ka ng pera sa bangko kasi protektado yung pera mo dyan. Hindi yan mananakaw ng mga magnanakaw. Hindi yan masusunog. Yun yung laging sinasabi ng nanay ko. Pero dahil dito sa clause na to na pinapalabas nga ngayon, na dati pala nandyan na, so parang bakit pa ako magbabangko kung wala naman palang proteksyon yung pera ko? Hindi, pero nakakatawa yung at yung sinabi mo na ang BSP ay sinabi niya na hindi pwede yan. Eh, nandyan na yan all these years eh. At saka kayo yung regulator eh. Ibig mo sabihin, hindi nyo napansin yan. Yung netizen ang nakapansin yan, hindi yung regulator. Parang ganun yung lumalabas ngayon. Naging big boys club kasi, parang big boys club, di ba? So yung isa pinoprotektahan yung isa. So yun yung nangyayari ngayon na kawawa tayong mga consumer. Ay, yeah. Hindi pwedeng ganun. Attorney Vic, yung Attorney Vic. Alvin, dito sa 700, hindi ba, ang unang issue dyan, pinapipirma yung mga deposito ng quick claim. Oh. Related yan dun sa no liability clause na yan. At consistent sila sa papakutupad ng isang provision na I think it's really questionable. So, maganda yung point. In fact, sa aming workshop sa Consumers International, I will bring that up as a specific point, no, to be considered in the training of consumer associations in pursuit of this fair digital finance accelerator project. Okay. Attorney Bert, yung IBP ba is going to also come up with, kasi I'm pretty sure ikaw depositor ka eh. Ang mga officials mo depositor, ang mga members mo depositor, may bank account yan, yung mga abogado. And yet may ganitong klaseng provisions sa terms and contracts. Ano po? Are you going to do something about it? Yung IBP as an organization, perhaps ask them to revoke it and change it? Or ano bang magandang aksyon dito ng IBP? Yes po. After our discussion po, I think we will bring this to the Board of Governors and probably will invite po lahat ng stakeholders, no? Not just writing the banks or the BSP. Maybe we can invite a dialogue po with our consumers, the Association of Bankers and BSP probably to discuss this po. Kasi we are all affected and we want our banking system to have that integrity po. None of us want siguro na masira yung banking system natin. So we will start with that po. Kasi it's also a question of legality ng provision na yun. Kahit na sinasabi po natin na kahit andyan yan, it cannot stand if there is a case filed. Kasi for me, it's a form of an illegal waiver. But it would help build confidence sa public, more confidence on the banking system. Pag na-explain po yan at siguro magandang natanggal na yan para hindi po magdadalawang isip yung tao na sabi nga po ni Sir Art na doon natin nilalagay yung pera natin kasi alam natin na may protektado siya eh. So, yes, Sir Alvin, I will do that. Na we will invite si Sir Art po, si Sir Vic, and ating Bankers Association. This is a good po na dialogue para po sa lahat ng sabayan. Tama. Siguro, Art, ang gawin dyan, kahit i-tweak na lang, yung alisin mo na lang yun na kahit wala kang ginawa,
Wala kaming la. Kasi unfair yun, wala na nga akong ginawa, 'di ba? Wala akong kinlik. O tapos kasalanan ko pa ba 'yun? 'Di ba, Art? Yun na lang from a civilian point of view. Hindi sa ibang bangko wala naman 'yun eh. Hindi ganoon ang pagkakasabi. Hindi, sabi standard daw. May narinig ko standard sa lahat ng bangko. Oo. Naghanap ako sa ibang bangko, hindi ganito kabrutal. Hindi ganito kabrutal ang pagkakasabi. So nag-check ako ha. Oh, ewan ko lang kung hindi ko nakita, pero wala ako nakita na ganito ang pagka straightforward na manakawan ka, wala kaming pakialam, may ginawa ka man o wala. Parang ganito yun. Oo, parang ganoon ang dating. Oh. Paano yan? Pag lumaganap yan, nakita ng maraming tao, baka magkaroon ng bank run tayo. Sabi na, hindi, tatanggalin ko na rin yung pera ko doon kasi kahit wala pa. In a sense, pwedeng nakawin anytime. With pero or without you doing something. Pero mali yung ano ha, pero mali yung kumakalat sa social media na biglang binago ng BDO. Nung chinek ko, nandun na yan nung 2017 pa. Kaya nga. Yung 2017 nila, nandun na yan. So ang mga tao, hindi talaga nagbabasa ng fine print yung mga terms, tao. Kaya nga, mas lalo siyang nakakatawa. Kasi 2017 pa nga ang nandun, yung BSP, ngayon lang magre-react. Hindi ba, yung regulator ka nga, hindi dapat binasa mo rin yun. Hindi ho ba? Ay, naku, anyway, Art, magko-commercial muna. Attorney, last gap na lang tayo, pero commercial muna. 9 minutes ang may iiwan sa atin and we will allot it sa ating mga questions, sa ating mga viewers. Sandali lang po, commercial muna. Wait lang. Okay, last gap na po tayo ha. Pagbigyan natin yung mga tanong na ating mga kababayan, si Coco ng Cavite. Hindi po kaya considered too big to fail yung BDO kaya hindi kayang ipinalize ng DSP? Ayan, actually si Art talked about a penalty ng last episode. May mga ganyan po na napipinalize, hindi ba Art? Meron. Meron. So yun sa RCBC dati. Yes. But I think it's too early to talk about penalty. Kasi iimbestigahan pa naman yan eh. Di ba? Masyado pang maaga. Okay. Sabi naman ni, Yusek Vic, sabi ni Yusek Nora Tirado, mayong aga, Merry Christmas to you and your loved ones. Guess mo pala si Kuya Vic. Regards sa kanya at Christmas greetings to him and his family. Yusek Vic, nag-message Yusek Nora Tirado, Merry Christmas daw. Arnold Guzman, Merry Christmas. Thank you, family. Yan. Okay, naka-monitor. Anyway, so last na lang tayo. What do you think should be done moving forward? And medyo mahaba-haba. Kasi pag wala tayong ginawa dito, si Brother June, yung kanyang milyones, wi-withdrawin na niya. Ayaw na niya magbanko, hindi na siya magkakaroon ng trust. Ang importante po kasi dito, trust. I trust my bank and the bank trusts me. Mutual trust dapat. Kasi kung wala po, mawala po yung trust, tatanggalin na lang nila yung pera nila. Sinong kawawa? Ang consumer? At ang bangko, hindi ho ba? Anyway, sige, moving forward tayo. Art, ikaw muna. Anong suggestion mo? What do you think should be done here? Una, dapat i-improve ng mga bangko. Lahat ng mga bangko, hindi lang ng BDO, yung customer service nila. Kasi nakita ko, ang nangyari dito sa problemang to, may mga account holders na nasa telepono pagkatagal-tagal at nakikita nila na nababawasan dahan-dahan yung pera nila. Yung mama sa UAA, umiiyak. Kasi pampagamot yun ng nanay niya at nakikita niya nababawasan yung pera niya. Tapos dapat ang mga bangko, tignan din at ayusin din nila yung security nila. Halimbawa, yung taong to, 50,000 lang yung limit niya isang araw. Bakit naging 150,000 yung na-withdraw sa kanya? No, isa pa yan. So dapat ito yung mga baguhin talaga. Ito yung isa sa mga proof na talagang walang kasalanan yung account holders kasi may self-imposed limit siya na 50,000 na bypass yun. So mayroon lang tatlong malalaking threat sa bangko sa Pilipinas, sa mga bangko. Una yung phishing, ito yung panggugoyo, ginugoyo yung mga users. Pangalawa yung insider threat, so tagaloob ng bangko mismo tumitira. At pangatlo, yung mga legit na mga hacks. Legit na mga hacks, ibig sabihin in-exploit kasi may weakness yung bangko. Isa to sa mga sa tatlo na pinakamatindi na threat sa mga bangko. Kaya dapat ito yung pagtuunan nila ng pansin. Yeah. And revise the terms and conditions. Oo, isa pa yun. Ayusin natin yung terms and conditions na hindi naman talo kaming mga ordinaryong consumers.
Eh, pinagkikwentuhan po namin ni Art nung commercial gap. Kasi tingnan nyo ha, kung tama nga yan, what will prevent the staff of the bank from stealing my money? Kasi pag nakuha na yung pera, sabi na naman ako, hindi, wala kaming liability. Kaya may ginawa ka o wala, wala kaming liability. O, di pwedeng gawin ng ano yun, ng sa magiging inside job. Hindi ho ba? Anyway, what is your point, Justice Estrada? Moving forward, what should be done, sir? No. Moving forward, Sir Alvin, and taking from the discussion this morning, we will join the efforts of first kay Justice Vic on consumer education. Sir Vic, the IBP would be very willing to help po sa education campaign in this aspect po. Well, through our 86 chapters in all provinces and highly urbanized cities in the country. Yan po isang advocacy ng IBP din po, as you know. And secondly po dun sa ano din, we want to be a part of the trust building, Sir Alvin. So nandun naman yung batas, we have to talk with all stakeholders na ma-implement po yung batas. Kasi nga po, this is something that is imbued with public interest po. Tayo po lahat ay stakeholder dito. So we want to be involved in building that trust and kausapin po yung banko and probably learn also no from yung ano ni Sir Art na ano yung mga technological na kailangang improvements na gagawin kasi nag-e-evolve po yung mga transaction natin eh. Dati ATM lang, PIN na nagkakagulo na, ngayon online na, kaya siguro kailangan pag-aralan din po and para matulungan po educate yung public po. Attorney Bert, may pahabol na tanong si Gina Maliari. Paano naman yung mga nabiktima ng credit card scam? Hindi na lang ba namin babayaran yon? Mapipilit ba kami ng banks na bayaran ang hindi naman kami ang gumastos? Naka-auto debit pa naman ako sa CC, buti napansin agad. Yung mga ganyang credit card na sinisingil ka, tapos hindi mo naman kinuha, pwede bang huwag mo munang bayaran yon kasi kinukontest mo? O hindi, kailangan mong bayaran yon, otherwise kakasuhan ka? Base po sa general banking law natin and jurisprudence, yun po ang sinasabi natin na high level of diligence. Lahat po ng aspect ng business ng bank ay covered nung fiduciary nature ng business and yung high degree of diligence. So hindi lang po sa deposit, pati po sa credit card. But that would be a case-to-case basis po. Kung talagang, alimbawa, yung ibang credit card may alert po bago mo i-authorize. Yung iba, wala. So it has to be determined whether may negligence din po doon sa consumer or sa banko lang talaga. So case to case po yun. But that is one thing that's for sure. Na ang first may establish is, was the bank able to perform the high level of diligence? Na secondary na po yung may contributory negligence po ba yung consumer. Doon po magbe-base on a case-to-case basis. Thank you, Attorney. Maraming